natin ang everlasting. Ano kaya itong everlasting? Parang bulaklak. Okay, well, kasama natin si Mamshi Amalia Tamayo ang magluluto at magtuturo sa atin kung paano lutuin ang everlasting. Siyempre, kasama rin natin ang owner ng Farm to Fork, walang iba kundi si Miss Aya San Diego. Hello, good morning. Good morning. So ano po ba itong everlasting? Oo. Ano ang kaibahan nito sa hardinera? Ang everlasting po nagsimula sa Marikina. So kilala siya bilang Filipino meatloaf. Filipino meatloaf? Oo. So ang pagkakaiba nila ng hardinera, wala namang masyado. Pero yung hardinera kasi, parang yung mga ingredients ng menudo, yun din ang ginagamit nila. Pero eto ha, para matikman na natin. Let's start muna. Ano ba ang mga kailangan nating ingredients? Okay. Ayan. Sige na, Ma'am Shamalia na. Kailangan po natin yung giniling na manok, okay. Breast, ham, keso, pasas. Ayaw ni Manang nang hindi magkakasunod. Ay! Lagot, o. Pulang bell pepper. Carrots. Ay, naku, white onions. Tsaka pickles. Paminta. Hanggang umabot yan sa upuan na yan. Pala to, tsaka salt. Meron po tayong ano kasi garnish. Okay. Yan. Okay, so. So, eto na nanay, turuan nyo na kami. Step by step po ah. Ito na po yung giniling na manok. Ham. Pahaba, lagyan ba sa mga pwede rin pala pong ano, no? Chicken yung flavor at hindi pork. Pwede pala yun. Yes, no? Actually, ang una namin, pork. Okay. Talagang nakilala kami sa pork everlasting. Kaso nagkaroon nga tayo ng swine flu, ng scare. Pasas. So, inisip ko na instead ng pork, kasi a bestseller namin ng pork everlasting. So, kesa maputol pag nagbabazar kami. So, nag-usap kami ni Ate Inday na ba't di namin itry yung chicken. Okay. Pero according sa research namin, kaya kayo hindi nag-pork ngayon kasi andito si Ma'am Chika. Uy, grabe! Bakit? Wala naman ako ibig sabihin niya. Wala naman. Char-char lang. Cutie! Pero bakit magandang ibenta ito kapag Pasko? Kasi napakaganda talagang pangregalo ang pagkain. Salt. Sa bagay. Diba? Totoo yan. Lalo na yung everlasting. Napakamakulay niya. Pero question lang, kaya ba to everlasting kasi tumatagal tong ulam na ito? Ito yung expiration niya sa amin kasi fresh lahat fresh ingredients kami. Uh-huh. Mga 15 days siya. Wow, everlasting talaga pala siya, no? Uh-huh. I think uh-huh. I wanna do it. Yes, Ma'am Shi Amalia, ano na po mangyayari? Sunod na po natin yung itlog. Itlog. Iisa lang tono, no? Ni Ma'am Isa lang tono. Hindi siya lilingon sa atin kahit anong mangyari. Carrot. Ganun lang talaga. Focus si Ma'am Shi. Oh, bakit ba? Very focus siya. Sibuyas. Raisins. Miss Aya, paano ka nakapasok sa online business? Actually, matagal na yung negosyo namin na Farm to Fork. Yung online business namin, pangatlong taon pala ngayon. Nagsimula kami sa meat shop. Tapos yung daddy ko, nag-usap kami, mag-isip ng iba pang negosyo. So yun, sakto, nag-try kami kasi talagang patok ngayon lahat ng online business. Correct. Dahil di ba ayaw nang lumabas ng mga tao sa bahay. So nagpapadeliver na lang. Totoo. Totoo. So, ganun kadali. Mm-mm. Parang pagkain kasi talagang, alam mo, kailanganin every day. Mahilig tayo kumain mga Pilipino. I-recap lang natin, lahat ng sinabi ingredients ni Nanay Amalia, hinalo-halo lang. Okay. Isang haluan lang. Isa lang. Yun na yun. So, mga mamshi, pwede nyo itong gawin sa bahay ninyo. Correct. Ito po bang ginawa natin? Pang ilang bilog po ito? Pang ilang llanera po? Tatlo po. Tatlo. Okay. Pero kasi kalahating kilo lang po yan ang manok. Okay. So, pag isang kilo ng manok, makakagawa na po tayo ng pito. Oh, okay. Ilalagyan natin dyan. Oo. Kaya mo focus talaga niya sa work niya. Wala siya kapag iniisip mo yung work niya. Disiplinado talaga. Disiplinado talaga. Oh. Saka hindi basta iba ang turing namin kay Ate Inday. Talagang pamilya. Oo. Oh. Pamilya sweet na siya. Sweet naman, no? Sige, Ate Inday, may gusto kang sabihin. Nakikita ko. Ito na po, ilalagay ko na po yung... Sabi sa'yo, may sabi. Oo. Kasi nga... Nakakonsentrate siya dyan. Lalagay na po natin. Lalagay na natin.
So ito, once na na-mix na lahat, nilagay na sila nera, kailangan ba itong i-oven? Yes. I-oven po natin ng for 1 hour. Ay, okay. Paano po kung wala kaming oven? Pwede pong steam po. For 1 hour. Kung wala kaming steam, huwag ka nang gumawa. Gusto mo, hipan mo. Barbecue ka na lang. Pagkatapos po nito, ibibake po natin ng 1 hour po sa oven. Okay, 1 hour. Sige, nilagay ito sa oven. May oven po kami dito pang mayaman po ang oven namin, Ma'am Shee. Ayan, so nilagay na natin sa oven na may init na 200. Okay, 200. Okay. Nilagay na po. Meron akong isang dapat na suggestion. Kung walang oven, kung walang steamer, ilagay natin kay Jam kasi hot siya. Ibibake po natin ng 1 hour. Sabi mo eh. Kinilig kito mali. Ba't ka namumula, Ma'am Shee Cars? Kumain akong lechon. Ayan, tapos okay. Po, Ma'am Shee Amalia. 1 hour po. 1 hour po. Pagkatapos po ng 1 hour, ito na po yung finished product na po. Okay. Favorite ko ba yung mga meatloaf? Ako rin kaya. Sarap din iprito niyan. Oo, sobra. Iprito at saka yan, okay na. Siyempre, sa pinabenta niyo po, Miss Aya, yes. Kapag ganyan, after 1 hour, ilalagay niyo na may packaging naman kayong tinatawag. Meron. Oo. So, importante ba sa packaging na kailangan catchy? Yung alam mo, ang ganda. Yung everlasting kasi talagang makulay na siya. So, kahit simpleng-simple lang yung packaging katapos mo. Katapos po. Yung itsura pa lang niya, yan. Ayan, kaya inuna yung... Kaya inuna sa ilalim. Ay, oo nga. At meron tayo ditong naka-ready na. Oo, meron tayong tatlong styles yes. ng packaging. Ito ay depende na sa inyo kung paano nyo gustong i-package. Correct. Meron din dito, Ma'am Shee Cars, Ma'am Shee Jules. Ay, oo nga. Ayan, ang cute, parang candy. Ito ang favorite ko, Ma'am Shee Jules. Sobrang makulay. Yes! So, ang sarap naman yan kasi panghandaan mo din yan eh. So, dapat ba may budget na nakalaan for packaging? Kasi sa dami ng mga produkto ngayon, lalo na online, di ba nakikita nila kung iba-ibang itsura ng mga pagkain, pag nakita nila na okay ang packaging, okay yung itsura, mas pinipili nila. Kasi pinipicturean yan, ganagano. Tama, yes. Oo. Ayan na mga Ma'am Shee, tikima na! Yes. Ayoko! Talaga, nakauna na agad ang tikim. Uy, ang sarap. Talaga ba? Lata yeah, sa... like after the taste. Wow. Masarap yun. Naalala ko ang nakaraan. Diba pag tumitikim ka ng pagkain, may naalala kayong kabataan mo. Ang sarap. Oo. Salamat. Actually, ang naalala natin, Christmas, no? Oo, yes. Talaga. Totoo yan. Naku mga Ma'am Shee, siguro nagtataka-taka na kayo at gusto niyo nang malaman magkano kaya ang costing ng lahat ng ito. Mamaya, pag-uusapan natin yan. At dun sa mga nanonood ngayon na hindi nakasubaybay kung ano mga pinagagawa ni Ma'am Shee Amalia, eto, panoorin nyo. Narito muli ang step-by-step na proseso sa paggawa ng everlasting. Sa isang mixing bowl, pagsamasamahin ang giniling na chicken breast, mga ginayat na ham, carrots, bell pepper, ang raisins, onion, cheese, itlog, pickle relish, ang salt at pepper. Haluin ito ng mabuti. Pagkatapos naman, ay apply ang butter sa bawat sulok at base ng llanera. Maaaring maglagay ulit ng itlog at mga natitirang ginayat na carrots at bell pepper bilang disenyo. Tsaka ilagay sa loob nito ang pinaghalong ingredients. Lutuin ito sa pag-steam sa oven sa loob ng isang oras. Pagkaluto, ang next step, packaging na. Be creative dahil mas maganda, mas madaling ibenta. Maganda!